Yon. So, what's going on mga ka-printer? This is Kuya Mo JJ, no? So, ako lang muna ang mga kasama natin ngayong live stream dito kay Uniprint. Yan. So, maraming salamat po sa mga nag-abang ng ating live stream ngayon. So, ang topic natin ay yung tungkol sa mga dapat at hindi dapat gawin, no? Sa pag-e-edit gamit ang ating Photoshop. Kasi na-encounter ko po dahil naging operator tayo, no? Sa mga nakaraan nating trabaho, ay marami pong mga nakikitang mali no sa kanilang mga pinapasang file sa akin bago ko i-print sa ating mga makina. So bago tayo magsimula ay huwag niyo pong kalimutan na i-like po no yung ating Facebook page ni Uniprint at huwag niyo na rin pong kalimutan na i-follow no yung ating yung ating Facebook page pati na rin idamay niyo na rin po yung ating YouTube channel na Uniprint PH. Pa-subscribe na po tayo niyan at huwag niyo rin pong kalimutan i-click yung ating notification bell. Yan, okay. So, magsimula na kagad tayo sa ating topic. Okay, so ang gamit ko po ay Photoshop 2021. Yan. So, ito yung ating Photoshop, no? So, dito pa lang sa ating paggawa pa lang natin ng bagong canvas. So, mag-new tayo. Yan. So, kadalasan kapag magle-layout tayo ng mga tarpaulin, sa resolution kagad tayo nagkakatalo, no? So 72 ang pinaka standard natin pagdating sa resolution, no? So kapag halimbawa ipiprint naman natin yan sa ating mga small printers kagaya ng L1300, L805 o kaya sa iba nating mga printer pa ay 300 dapat palagi. Yun yung pinakamababang resolution na dapat nating gamitin. Pero kapag halimbawa ipiprint na natin yan sa large format, mga digital press, offset, dapat 300 din yun, no, sa digital press at saka sa offset. Pero pag naman sa mga tarpaulin printer, no, kailangan 72 lang kapag tarpaulin. Okay, pag sticker, iba. Kung kaya ng 300, okay din ng 300. Pero kapag sobrang laki na ng sticker natin, pwede na ang 150. Siguro pinakamababa na yung 150 na resolution pagdating sa ating sticker. Okay, pero kung kaya ng 300, mas okay, no? Mas malinaw ang ating print noon. No? Okay, mas pulido, mas makinis. Okay, so shoutout ko muna si Sir Miles Visceral at si Sir Mark Lawrence Gloria. Okay, so kadalasan kapag naririnig ko yung pag sinasabi kong 2x3 po, no, 2x3 po yung size nung ating tarpaulin. Ang pag-open ko nung file, ang makikita ko dyan is 2x3 inches. Okay, so doon pa lang medyo malaking ano na, malaking pag medyo matinding pagpapaliwanag na yung gagawin natin kay client minsan na yung ibig sabihin ng 2x3 sa tarpaulin ay 24x36. So 2 feet by 3 feet. So times natin lagi sa 12 pag sinabing 2x3 o kaya 4x4, 4x5. Diba? So, pag sinabing 2x3, ibig sabihin nun, 24 inches by 36 inches. No? So, 72 lang ang resolution natin kapag pang tarpaulin. Lagi yan. Yan na po yung standard. Kapag halimbawa yung tarpaulin natin ay lumiliit, pwede nating lakihan ng resolution. Pero yung pag yung tarpaulin naman natin ay papalaki, pababa na tayo ng pababa ng resolution nun. Okay? So, ang pinakamababang nagamit kong resolution, parang 32. O kaya mga 30. Yan. So, mga billboard na yon. Okay. So, yung mga nakikita mong billboard sa mga expressway, ang resolution lang kadalasang ginagamit yan ay 30, 35, no? So, hindi lang natin halata dahil nasa malayo. Okay. Kasi nga, hindi kakayanin ng mga tarpaulin printer ang sobrang laking file na mayroong malaking resolution. Okay. Kaya ginagamitan natin ang mas mababa. Kumbaga, nag-a-adjust si Photoshop. Kapag lumalaki na yung file, liliit na ang reso. Kapag lumiliit naman ang file, lalaki naman yung resolution. Okay? Kasi may limit lang eh, ang nakayang gawin ang Photoshop. No? Kaya tayo ang mag-a-adjust pag halimbawang hindi na niya kaya. Okay? So, RGB palagi kapag magle-layout tayo. No? RGB palagi. No? So, lilinawin ko lang po muna para sa mga nanonood ng ating live stream, hindi po ako ganun kahusay sa pag-e-edit, no? Hindi rin ako magaling mag-design. Pero kasi ito yung base sa experience ko bilang operator ng makina,
Kaya gusto ko sanang itama yung iba nating mga ka-printers na nag-e-edit. No? So kung sa tingin mo ay tama lang naman yung sinasabi kong mali, wala namang problema ro, no? Ito yung sa akin, at tingin ko lang naman tong mga to. No, kung sa tingin mo ay yung alimbawa RGB yung paniniwala kong dapat sa pag-e-edit at sa iyo ay CMYK, wala namang problema ro, no? Di ko naman ko kontra nor mga away ng ibang artist para lang ipagtanggol yung paniniwala natin. Okay? So okay lang yung 100, ma'am, Sir Ansar, okay lang yung 100. Safe na rin yun, no? Wag lang 300, no? Wag lang 300. Kasi pareho lang din naman yun. Kumbaga, ibabaguhin din ng operator yan. I-edit din nila, ibabalik nila 72 para ma-print nila ng mas maayos at mas ano. Kasi minsan na ano yun, yung makina natin, biglang ihinto yun pag naghang. Okay, ganoon ang problema sa ating mga tarpaulin machine, no? Kapag halimbawang mababa lang yung specs, tapos hindi kinaya ng ating PC, maghahang yun, biglang ihinto yun sa kalagitnaan. Tapos magtataka ka, ano kaya naging problema? No, minsan, paglagay mo pa lang ng file, nag-nanat responding na. Ibig sabihin, hindi kinakaya yung file na ini-insert natin. So, kailangan 72. Maganda rin yung 100, pwede rin yung 100. Walang problema ro. Okay? So, RGB palagi kapag nagle-layout tayo. Okay, RGB. Bakit? Bakit RGB? Okay? Kasi, ang RGB, madaling i-convert into CMYK. Okay? Yung mga nililayout natin, dapat lagi nating isipin na lahat ng nililayout natin ay pwedeng i-post sa Facebook, Instagram, o kaya kahit saan man. Kasi yung mga RGB po na file, ginagamit po talaga yan para sa mga social media, yung gagamitin sa mga monitor, no? Kadalasan si CMYK, ina-apply lang yan kapag for production na, for printing na. Okay? Kasi kapag nag-layout ka kagad ng CMYK sa simula, no? Kapag kasi CMYK ka nagsimula, mahihirapan ka nang ibalik yan into RGB. Halimbawa, ganito. Gawa tayo ng Royal Blue. Ah, nakapat pala ako. Halimbawa, gawa tayo ng Royal Blue. So, yan, Royal Blue, no? Tapos gawin natin itong pink. Matingkad na pink ang gusto ko. Yan. So, kapag halimbawang ginawa natin yung CMYK, don't flatten, okay? So, yan, di ba, naging CMYK na yan. E, paano kung biglang nagbago isip ng kliyente? Sasabihin niya na, sir, nakalimutan ko palang sabihin, bali yung layout po pala na yan ay gagamitin natin pang post sa FB kasi kailangan namin niya ma-promote. O hindi natin pwedeng gamitin yung CMYK format na pang post sa FB. Dapat po RGB. So ngayon, hindi mo na yung maibabalik into RGB. Mababalik mo, yes, pero yung kulay niya na tingkad kanina na pink at blue, hindi na babalik yan sa dati. RGB, oo. Pero yung tingkad niya, hindi na. So kailangan nating ulitin 'yan from the top sa simula, 'di ba? Kasi yung RGB naman madali namang i-convert 'yan ng CMYK sa bandang huli kapag ipiprint na. Kumbaga tapusin natin yung layout, pagkatapos nating i-layout ng RGB, kapag ipiprint na, convert mo sa CMYK. 'Di ba? Pwede na kagad siyang i-convert. Eh yung CMYK tayo magsisimula, tapos sa bandang huli nagbago isip ni client, gusto niyang kunin yung file into RGB format. So, mahihirapan ka nun. Diba? So, yun ang lagi kong dahilan. At saka, ang problema sa CMYK, kapag naka-CMYK po tayo, kapag gusto nating mag-save ng PNG file, wala tayong option na ganun. Walang option na PNG file sa CMYK. Okay? No? Wala tayong option na PNG file sa CMYK. Okay? So, yun ang mahirap doon. So, ano pa? Hindi ka rin pwedeng gumamit ng camera raw filter kapag naka-CMYK tayo. Hindi ka pwedeng gumamit ng camera raw filter. So, try natin maganap gumamit ng image. Yan. So, halimbawa, ito, gagamitan natin to ng camera raw. So, wala kang option na camera raw kapag naka-CMYK ka. Okay? So, ewan ko lang kung yung ibang artist may ginagawang paraan para makapag-edit, no? Makapag-edit ng picture. Kasi kapag ginawa ko itong RGB, pwede akong gumamit ng camera ro.
yun o, meron na siyang option ngayon. Kasi ginawa ko na siyang RGB. Diba? So, paano kaya ginagawa ng iba na nag-i-edit gamit ang CMYK? Paano kaya sila gumagamit ang camera raw filter? May mga command na hindi mo makikita kapag naka-CMYK tayo. No? Tsaka wala namang problema. Kung nasanay kayo sa CMYK, walang problema. Respeto tayo dyan. Tapos, pero para sa akin, RGB is the best para sa pag-i-edit. Pero sabi daw sabi nung isa naming attendee ng webinar, ang turo daw sa kanila, nung professor nila, ay CMYK daw dapat. So, yun lang sabi naman. Eh, ako naman eh, base lang naman sa paniniwala to. No, kumbaga, nasa inyo na yan, kung i-apply nyo, no? Kumbaga, nasa inyo pa rin yan. Okay? Huwag nyo pong mamasamain yung mga sinasabi ko. No? So, yun, tuloy tayo. So, RGB versus CMYK. Walang PNG ang CMYK. Walang camera raw filter ang CMYK. Okay? So, next na tayo. So, resolution, nabanggit na rin natin. So, importante yan. No? Pati yung ano, yung kadalasan kapag sa image natin. Kapag tayo, gumagawa tayo ng text or title, may nakikita akong format na nilalagyan pa niya ng box. Tapos, itatype lang niya ay live stream. Yan. So, live stream, gumagawa pa siya ng box para lang sa live stream. Ang ayoko lang kasi sa ganitong format, kapag nag-control T ako, ang laki ng sakop ng box niya. No? Minsan nakakairita kasi yung ganyan. Kaya ako, pag nagte-text ako, pindot lang sa gitna, tapos type na tayo ng live stream. Para kapag kinontrol T natin yan, dun lang, yun lang ang sakop niya, yung mismong letra lang. Hindi kagaya nito na merong box. Kuha nyo. Medyo hassle kasi kapag gumagamit ka ng ganong box. Kadalasan ginagamit lang po yung box na yan kapag magta-type ka ng, halimbawa, paragraph. No, halimbawa, meron ka lang isang space na paglalagyan. Halimbawa, ganito. Halimbawa, meron kang box na ganyan. Tapos gusto mo, yung text natin ay nakapaloob lang dito. Doon ka palang gagamit ng ganitong klase ng format. Ayan. So, auto natin. Yung spacing, 0. Ayan. Tsaka mo siya ngayon, i-apply dito para na-adjust natin kung lalagpas or hindi. Pero kapag alimbawa mga title-title lang, hindi mo na kailangan gumamit ng ganong klase ng box. Okay? Tamang pindot lang tayo, okay na po yun. No? Tamang pindot lang dito sa ating text, no? So, halimbawa, type tayo ng Kuya mo JJ. Yun. Ganun lang, pipindot lang tayo ng text ng isa. Huwag na kayong kayo, kung gusto nyo talagang gumawa ng box, wala namang problema ron. Medyo meron nga lang, medyo may kahirapan nga lang siyang i-edit pag halimbawa i-revise nung iba nating artist. Halimbawa, yung gawa mo ay pina-edit pa, no? So, medyo hassle kasi yung ganun, no? So, hindi naman yun masamang i-apply, no? Pero, mas maganda sana kung may tama lang po talagang pinagagamitan yung ganung klase ng box pagdating sa mga text. Kasi minsan nagugulat ako, kapiraso lang naman yung nakalagay, pero kapag kinontrol T ko yan, sobrang laki nung box. So, medyo ang hirap niyang i-edit. No, yan. So ano pa yung color scheme, no, yung pagdating sa pagpili ng kulay. Yan. So may nakita ko yung debut, 'di ba? Debut kailangan pink, no, dahil syempre adalaga. Tapos yung letra niya ay pink pa rin. Yan. So dapat marunong tayong pumili ng kulay. Ako kahit ako problema ko yan, no. Kahit matagal na tayo nag-e-edit, sobrang hirap mamili ng kulay. Lalo pag nag-e-edit tayo. Ang gusto ko lang mangyari po, ang gusto ko lang pong i-share, ay huwag po kayong gumamit ng kulay ng letra na kamukha ng background. Kasi medyo masakit po sa mata yung ganun. No, kumbaga, hanap tayo sa Google. No, meron naman kasi doon sa Google na mga website kung saan may mga ano sila, yung mga tamang terno ng ganitong kulay, no, yung tamang combination ng color combination, na may mga ganun. Halimbawa, tatlo ang kulay, apatan. Kahit hindi ka masyadong familiar sa mga color wheel, ma-apply mo yun. No? Gamit yung ating, yung mga website na yan. Nakalimutan ko yung website na yun eh. Pero meron tayong guide pagdating sa kulay. Okay?
So, importante yon. At saka bawal po tayong mag-edit ng text na nade-deform. No, halimbawa, ganyan, nire-resize mo yung letra na de-deform, no? Medyo sa mga mata kasi ng mga nag-e-edit, kagaya natin, medyo masakit yan sa mata. Okay, medyo hindi siya magandang tignan, no? Kaya, mas maganda sana, lagi tayong proportion mag-edit ng mga text. No? Gamit tayo lagi ng shift pag magre-resize, no? Para maganda siyang tignan. No? Pati yung tamang paggamit ng font, alimbawa, birthday, dapat yung font mo masaya. Hindi nakakatakot. Okay? May mga ganun eh. Nakita ko, birthday, pero yung font, destroy effect. Yung parang nasisira yung letra na parang creepy na nakakatakot. So, dapat ibagay natin sa okasyon yung ating mga font. No? Kung alimbawang debut, dapat formal. Kung birthday, dapat masaya. No? Kasi yung mga letrang mga rounded, yan po yung mga letrang masasaya. Kagaya ng yung ano, Cooper, no? Cooper Black. Cooper Black. Yan yung font na Cooper Black. Yan, ito yung gamit na gamit, no? Pagdating sa mga birthday, yan. So, depende yan, no? Minsan bagay yan, pero minsan nakakasawa rin. Kaya gumagamit tayo ng ibang letra, no? Dapat pag birthday, mga ganyan, no? Yung mga pambata, pero pag mga matatanda na, syempre, dapat decente naman, no? Hindi naman pwede yung ganyan na, halimbawa, 75th birthday, no? Tapos yung layout mo is pambata, dapat eterno natin. Isa naman, pangpatay, dapat malungkot, hindi siya masaya. No, kumbaga, parang nakikidalamhati yung ating layout pagdating sa mga patay, no, funeraria, dapat more on ako alam ko ang kulay ng patay is violet, kung di ako nagkakamali. Sa iba, violet and black. Laging gano'n, kaya blue. Yung mga ulap, no? Pero wag tayong gamit 'tong mga masasaya kagaya ng orange, no? Yung mga pula, medyo talaga masagwa naman talagang tingnan, no? Yan. So naranasan ko dati, nagtataka ako ng t-shirt, no? Nakalagay I love eh. I love yung namatay. So we love pala, we love namatay. Yung puso, ginawa kong pula. So kinontra kaagad ako nung kapatid ko, "Jay, sigurado ko ba pula gagamitin mo diyan? Kasi patay yan eh." No? So dapat hindi pula, no? So yung pala yon, sabi ko, ganun pala ako yon. Bawal daw yon. Okay? So hindi lang sa font dapat tayo na nakatingin na bawal tayong mag-deform na ganyan. May pagkakataon na pwede mo siyang i-apply. Pero hanggat maiiwasan natin, iwasan natin yang ma-deform, no? Yung mga text, yung mga image, halimbawa yung mukha ng tao. Mukha ng tao. Try ulit natin 'to. Halimbawa, itong mukha ng tao. So, delete natin yung background. So, kunin natin to. Yan. So, apply natin dito. Yan. So, minsan, pag na, halimbawa, pahiga, o kaya patayo, kapag nire-resize natin yan, iyan ang banat natin. No? Yan, ganyan yung banat natin. Dapat hindi. Lagi tayong proportion. I-maintain natin yung pagiging proportion niya. Okay? Kasi, syempre, kahit naman sino sa atin, ayaw naman natin ng binabanat yung mukha natin. Yung tipong magpapaprint ka ng rush ID, yung mukha mo nakaganyan. No? Kasi dyan makikita ng ibang gumagawa. Yung ibang artist, malalaman dyan kung marunong talaga yung gumagawa or hindi. No? Baka kasi mamaya makatapat tayo ng kliyente na marunong sa proportion, no? Tapos sabihan kanya na, "Ba't ginanyan mo yung mukha ko? Marunong ka ba talaga mag-layout?" Sasabihin nun sa'yo, "Marunong ka ba talaga mag-layout? Dapat hindi ginaganyan yung mga mahalagang ano, mahalagang image, no? Dapat proportion tayo palagi." No, dapat minsan nga pag may nagbibigay sa akin ng picture na nakaganito, halimbawa bibigyan niya ako ng picture na ganyan, tinatama ko 'yan, binabalik ko sa tamang banat. No, para matuwa naman siya. No, kapag halimbawa medyo kailangan linisin yung mukha, nililinis ko na rin para matuwa siya. Kailangan laging ikatutuwa ng ating kliyente yung ating ginagawang layout. Okay? Yan.
So, ang isa pang importante sa pag-i-edit, yung paggamit natin ng smart object. Okay, ano ba yung smart object? Tingnan nyo yung picture natin malinaw. So, gawin nating dalawa yan. Gawin nating smart object tong isa. So, right click, smart object. So, ito, smart object, yung nasa kaliwa ko. Tapos, yung nasa kanan ay rasterize. Malalaman mo yan kung smart object pag may nakita ka ditong box sa ilalim. So, pag pare ang ano ba tulong ng smart object? So, ang smart object, kapag naliitan natin yung image, tapos nilakihan ulit natin, tingnan nyo yung nangyari. Yung isang image, lumabo. Pero yung isa nating image, nananatiling malinaw. Diba? Kasi ang smart object, na-preserve niya yung original size ng ating picture. Okay? Kaya kapag naglagay tayo ng image na PNG file na at wala na tayong gagawin pang editing, i-convert nyo na kagad siya into smart object para pag halimbawang nagbago isip natin, liitan kaya natin, ay hindi, lakihan na lang natin. Yung picture natin, malinaw pa rin. Hindi kagaya nito, kapag kasi ang image natin, lagi nating nire-resize, liliit, lalaki, liliit, lalaki, papangit ng papangit ang quality niyan. Okay? So, tinan niya yan, no? Diba? Pareho sila ng linaw ngayon. Pero pag nire-resize natin yan, biglang mag-iiba pa rin, magbabago ang itsura nung isa. Hindi masyadong nakita. So, ulitan pa ulit natin. So, lakihan ulit natin. Yan. So, dito pa lang, makikita na kagad natin yung comparison nilang dalawa. Diba? So, importante ang paggamit ng smart object. Gamit na gamit ko yan. Pero tandaan nyo po na ang paggamit ng smart object ay nakakabagal ng PC minsan. Dahil malakas pong kumain ng memory yung smart object natin. No? Kapag lagi natin yung gagamitin or i-apply. Okay? Tsaka halimbawa, gusto nyong makuha ulit yung original image na to. Double click mo lang yan. Lalabas yan sa ibang tab. Tapos, andito na yung original image natin. Mape-preserve. Malalaman mo kung saan siya galing. Okay? So, lagi nating i-apply yan, no? Yung ating smart object. Tsaka minsan kasi, kapag nag-e-edit ako ng mga text, halimbawa, iyan. Tapos meron pang salita ditong maliit na sentence. Yan. Yun, nagbabalik. Yan. So, yung ating minsan ako, naiinis ako dito kapag masyadong maraming text na magkakasama. Halimbawa, dito. Tapos meron pa dito. Tapos meron pa dito. Ayoko siyang i-link lang eh. No, ayoko siyang basta i-link lang, no? Kasi may pagkakataon na kapag inilalagay ko 'to sa ibang layer, halimbawa nilalagay ko sa pinakaibabaw, hindi nadadamay lahat. Halimbawa ito, ilalagay ko sa pinakatuktok ng ating layer. Maiiwan niya yung mga kasama niya dito sa ilalim. No. Kaya minsan ayoko rin ng link, no? Kaya ang ginagawa ko, pag may magkakasama akong text, ini-smart object ko na lang 'yan. Para sigurado kung magkakasama sila. So, depende yan sa inyo kung saan kayo komportable. Okay, basta isang layer na lang sila. Tapos, pag gusto ko siyang balikan, double click ko lang, makikita ko ulit yung apat na text na magkakahiwalay. Kakahiwalay po yan. Ay, nakalink pala. Nakalink lang. Yan. So, kakahiwalay yan. Okay. So, smart object, malaking tulong po yan sa mga nag-e-edit. No? So, hindi yan lagi nating na-apply kasi hindi tayo masyadong nakakapag... ako kasi nagamit ko lang yan dahil sa kasama ko, si Rodel, marunong kasi mag-layout yun. Ngayon, kapag ini-edit ko yung mga gawa niya, nagtataka ako, bakit ganun lahat naka-smart object? Pero kapag nire-resize ko siya, yung quality niya is nananatiling ganun. No? So, yun. Yun ang gamit natin ng smart object. Okay? Tsaka ang lagi ko pang nakikita... sa mga edit, no? Sa mga edit ng ating nakalink pala ako. Ayan. Ang lagi nakikita sa mga birthday, yung tinatawag natin na purse,
second, third, and fourth. Yan. Dapat, bilang artist, alam natin yung pattern na to. Yung first, second, third, at fourth. Kasi yung nakikita ko minsan, yung one, yung first birthday, nagiging 1th. Minsan, yung 2, 2th. Yung 3, 3th. Yung 4th, okay lang eh. Tama siya. Pero yung pagdating sa ganyan, halimbawa, 23rd, no, yung mga ano pa, 32nd birthday o kaya 41st, 'di ba? So dapat aware tayo diyan kasi mapagtatawanan tayo ng iba nating mga kakilala kapag nagpo-post tayo ng mga layout natin tapos mali yung ating ginamit dito. Lagi marami kong nakikitang ganyan, no? Hindi mo naman pwedeng punahin. Hindi mo naman pwedeng itama sa comment kasi baka masamain, sabihin mayabang tayo or nagmamagaling, 'di ba? So para maiwasan natin, dapat tandaan natin na kapag nasa 1 ang dulo, syempre ST, ND, tapos yung RD natin, no? So ito naman kasi yung ating live stream po ay para sa mga nagsisimula mag-edit, no? Kung ikaw ay talagang magaling na po mag-layout, hindi natin masyadong ma-appreciate yung live stream na to. Okay? So tuloy tayo. Ano pa? Yung circular text. Yung pabilog na text na lagi nating sinasama sa ating layout, no? Yung bilog na text, halimbawa, meron kang logo, tapos gagawa ka ng bilog na text, no? Ang ginagawa nila ay yung warp. So halimbawa, yung lorem ipsum na 'to. Tapos gusto mo siyang gawing pabilog. So ang ginagawa ng iba sa atin, hindi naman siyempre ng lahat, no? Yung ginagamit nilang warp. Ayun. So ina-arc nila 'yan. Tapos sinasagad nila para maging bilog. So medyo masagwa kasi po 'yan, no? May tamang proseso sa paggawa ng bilog na text natin. So lagi ko naman ituturo 'yan. Palagay ko alam naman nating lahat 'yan. Pero para sa mga bago pa lang sa ating live stream, dapat ang paggawa ng text na bilog ay gagamitan natin ng text, no? Yung text, gagamit tayo ng shape na bilog yan. So, yung para magawa yung shape na bilog, punta tayo sa shape. So, para ma-perfect natin yan, gamit tayo ng shape. Yan. So, sa shape kasi hindi tayo maliligaw. Perfect lagi yan. Basta nakahold tayo sa shape. Yan. So, nasan nyo? Walang kulay. Yan. So, pag nilagay natin yan ng text na pabilog, ang gagawin natin, pindutin mo yung salitang T. Yan. Tapos, itatapat mo yung cursor natin sa pinakaguhit, sa pinakagilid ng ating shape. Okay, so pindutin mo lang yan. Tapos, pwede ka nang mag-type ng live stream. So, lagyan natin ang kulay yan. Yan. So, pwede nating i-copy-paste yan para makita niya yung pabilog. Yan. So, pag meron na tayong pabilog na ganyan text, pwede na natin siya ngayong i-resize papunta sa loob. Yan. So pabilog 'yan, no? 'Yan yung mas tamang paggamit ng round text, no? Rounded text. Kung halimbawa naman gusto niyo ipabangka sa ilalim siya, halimbawa lagyan natin ng since 2021. So duplicate lang natin yung live stream. So gamit tayo ng path selection tool ito. Path selection tool. So yung mga lumang version ng Photoshop, alam ko wala nito, yung CS3. So i-drag mo lang 'yan pag may nakita ka sa cursor mo na dalawang arrow, drag mo lang 'yan pababa. Tapos iikot natin siya dito sa ilalim. Tapos i-type natin yung yan. Type natin yung since 2021. So ibababa ulit natin yan. Yun. So pwede natin yang gamitan ng spacing, no? Yung spacing ng text natin. So dito yan sa ating character and paragraph panel. Yan. So, doon yung makikita sa taas. Ito yung box na to. Yan. So, ito yung spacing natin. No? Yan. Huwag yung baba natin yung text na dito. Huwag. Okay? Spacing kayo, bumawi. Para magandang tingnan dito. Yung spacing ng text. Okay? So, tagagaya nun itong live stream, baguhin natin yung spacing niya. Yan. So, yung size dito naman. So, yung font dito, halimbawa, Arial tayo.
Yan, 'di ba? Mas maganda siyang tingnan. Oh, mas maganda siyang tingnan, mas malinis. Tsaka ito po yung tamang paraan. Okay? So so 'yun. Maraming salamat Sir Yuan, no? 'Yun, shout out din si Sir Al Negrete. Sabi niya malamig na hapon po, Kuya JJ. Napakalamig talaga, naka-aircon. Kaya Sun Nezar, magandang hapon po mga lord, sabi niya. Yan. So, yan yung mga dapat nating i-apply sa pag-i-edit. No? Meron naman tayong mga dating tutorial about sa paggawa ng vector, kung paano mapalinaw yung mga malalabong image. No? Kaya hindi na natin siya kailangan i-apply ngayon. Tsaka, marami na tayong nagawang live stream about editing. No? Yung paggawa ng vector. Yan. So, skip na natin yan. So, ano pa yung next natin? Yung tinatawag na yung ano, yung tamang pagpapalaki, yung tamang pagpapalaki, yung tamang sukat ng ating mga letra. No, halimbawa, may election tayong gagawin. So, gawin natin siyang landscape. Halimbawa, meron tayong politiko. No, minsan, sobrang liit ng politiko natin dito sa gilid. Tapos, maglalagay ka ng pangalan na Jonel. Ito na pagkakataon ko. Gigigil ako sa'yo, kaya JJ. Yan. So, lagyan natin ang Jonel. Nakabawi din. So, dapat, kapag Jonel ang pangalan ng ating bida, iyon yung pinakamalaki. No? Kailangan malaman ng lahat na Jonel pala pangalan ng ating bida. No? Hindi pwedeng ito is mabaliwala. Alimbawa, ganito lang sa kaliit. Dapat alam natin kung ano yung mga bagay na dapat lakihan at yung mga bagay na dapat liitan. Okay? So, pag pumunta tayo ng Google, yung tinatawag na visual hierarchy. Ano spelling nun? Hierarchy na tinatawag. Pansinin nyo to. Yan. Diba? Nakalagay dito, you will read this first. Bakit? Kasi syempre, kapag manakakita ka ng isang ads, diba? Unang tingin mo pa lang sa isang billboard, halimbawa, nagmamaneho ka, napadaan ka sa isang, sa EDSA, nakita mo sa billboard, ano una mong babasahin? Di ba yung pinakamalaking letra? Siyempre, alam ka namang unahin mo yung supporting details na kakapiranggot. Di ba? So, ganun din sa paggawa ng ating mga layout. Yung pinakabida, yun yung dapat nating lakihan. Tapos, yung mga maliliit naman na detalye or yung supporting details, yun dapat yung medyo lang, medyo maliit lang. Okay? So, dapat, sabi sa akin ng dati kong teacher, dapat, Jay, kapag nag-layout ka, kung ano yung gusto mong sabihin sa layout mo, madaling maiintindihan nung makakakita. Yung tipong kapag nagmamaneho ka sa EDSA at natingin sila dyan saglit, madali nilang mauunawaan yung gusto mong iparating. Hindi yung mapapahinto pa yung nagdadrive para intindihin kung ano yung gusto mong sabihin. Nagigets nyo po yun? So dapat sa kahit sa isang sulyap lang, no, matandaan kagad, tumata kagad sa utak ng ating mga viewers kung ano yung gusto nating malaman. So, yun nga yung pangalan ng kuya mo, Jonel. Diba? So, syempre, ito dapat matandaan natin. So, tamang font sa ating mga nililayout. No? So, syempre, gamit na gamit yung impact natin, dapat yung image natin, malaki yan. Okay? Pogi ko dyan, ah. Mamaya, gamitin natin yung picture na. Ayan. So, halimbawa, iboto. No? Yung iboto, sa ibabaw dapat 'yan. Syempre, no, sa ibabaw 'yan kasi abasahin mo 'yan ng pababa eh, 'di ba? Iboto Jonel. 'Di ba? Ayun. So minsan kailangan powerful 'to. Kailangan parang nagsusumigaw yung ating salitang iboto. So pwede mo 'yan lagyan minsan ng mga bubbles. Ah, hindi ko lang alam kung meron dito. Ah, mukhang kailangan ko pa siyang i pero may pagkakataon kasi kay JJ na kung saan sila kilala, yun yung minsan na hina-highlights. Mm. Like for example, sa mga kandidato, ano sila sa pangalan or palayo na... Oo, yun talaga lalakihan mo. Yun yung mga nilalakihan. Kasi tapos minsan kung hindi naman sila kilala sa pangalan nila, or sa kanilang nickname, ang nilalakihan yung apelido. Oo, so tulad na ni Kuya Jonel, sa Jonel siya kilala. No, may iba kong palayaw. Kuya. Kuya. Ayan. So kung halimbawang Kuya Jonel, dapat maliit lang yung kuya.
No? Maliit lang yung kuya natin, hindi natin pwedeng lakihan. Basta kung ano yung gusto nyong, kung ano yung gusto nyong mangibabaw sa ating layout, yun yung lakihan natin. Yan. So, liitan lang natin yan. Basta tandaan ninyo, yung pinakamalaking text na inalagay ninyo, yun yung kilala siya sa pangalan yun. O talagang, oo. Unang bas, ano pa lang, malayo pa lang, alam na nila na yun yung pangalan at pamilya sila doon sa pangalan. Oo, halimbawa, ano ba? Ano ba pwede natin? Wala akong maisip na pangalan, wag na tayong magbanggit. Yan, so ganyan lang naman, no? So, ganun din sa mga picture, halimbawa. Halimbawa, Manny Pacquiao, ganun na lang. Oo, Manny Pacman. Di ba? Manny Pacman. Kilala siya sa Pacman, pero mas kilala siya bilang Pacquiao. Oo. So, kaya yun yung malaking, pinakamalaki talaga. Mm. So, although yung Manny Pacman, medyo maliit lang yung size nun. Pero yung Pacquiao, yung apelido. Kasi yun yung una mong makikita sa balota. Yes. Tsaka bakit natin binabanggit to, no, mga ka-printers? Kasi may mga birthday yan ako nakikita na tarpaulin. Oo. Mas malaki pa si Benten kumpara dun sa bata. Alam niyo yun? Oo. Yung mas malaki pa si Benten sa pizza tarpaulin kaysa dun sa may birthday. Di ko alam, nalilito tuloy ako. Kung sino ba yung may birthday? Si Benten po ba o yung anak nyo? Baka si Benten. No, kasi siya yung pinakamalaki dun eh. Sa image. No, pero minsan hindi natin masisisi yung artist natin kasi minsan may ganung client. Yun yung bilin, no? Sabi ng mga client, "Ah, gusto kasi nung anak ko, malaki sana yung ano, si Benten o si Spider-Man." So kapag ganun, okay lang mag-adjust, no? Kapag talaga yun ang gusto ni client, minsan may ganung scenario, Kuya Junel, na yung naglalaban yung utak natin pati yung gusto yung, ni client. Oo, na kumbaga ano, kumbaga yung labag sa kalooban natin yung gusto niyang mangyari. No? Yung expectation natin sa ating layout ay napakaganda. Oo. Pero in reality, gusto ni client na ganito yung alam mo yun, kumbaga parang gusto mong umayaw, gusto mong gusto mo siyang i-object regarding dun sa ino, dun sa ano, sa mismong design, pero hindi mo magawa kasi siya dapat masunod. Kaya nga. So, kaya minsan makikita mo na lang. Yung so, tipong good na eh, no? Ipapasa mo na, no? Kasi ganda ng pagkakagawa mo, perfect na. Biglang, ay, gusto sana nung anak ko, mayroong ano eh, may unicorn, no? Maraming unicorn. So, ikaw kasi, dahil syempre iba-iba tayong mga nag-e-edit, yung iba gusto mas simple, yung iba gusto sobrang magarbo, kaya minsan nahihirapan tayo, no? Masarap magkaroon ng kliyente, no? Na yung tipong, sige, ikaw na bahala. Yun. Gusto ko yun. Ayun, yun ang masarap na kliyente. Kasi, ikaw naman ang nagli-layout talaga matagal na alam mo na yung dapat mong gawin. Pero yung mga kliyente, mas marunong pa sa'yo. No, nararanasan ko yan pag lumalaban kami ng contest, no? Tapos, simbahan yung magpapakontest. Ang magja-judge, mga madre. So, syempre, sa loob-loob naming mga naglalaban, alam ba nila kung paano humusga ng gawa ng mga artist? Diba? Kung ang humusga lang, ay hindi naman talaga tunay na artist. No, minsan ganun din sa pag-e-edit, no? Minsan mas marunong pa sa atin yung kliyente, no? May pagkakataon pa na sigurado kayo gusto niyo pong palagay diyan kasi patagal na po ako nag-e-edit ng mga pang-election pero wala pa po ako nakitang ganyan. Minsan may birthday ng bata pero buong pamilya niya nakalagay sa tarpaulin, no? Wala namang problema 'yon, sabi ko nga sa inyo, basta 'yun ang gusto ng ating kliyente. Oo. Basta yun ang gusto ng kliyente, wala tayong laban doon, okay? Oo. Sumuko ka na kagad. Pero minsan kasi may mga kliyente kasi na ano na ano rin nakikinig din sa payo natin or sa yun. Suggestion natin. Oo, yun, may kliyente. Like for example, minsan pa nga sila pa nagsasabi, "Sir, di ba masagwa yung ganito?" Oo. So sasabihin natin minsan, "Ay, sir, medyo masagwa nga eh. Gusto niyo palitan natin ng ganito." So, kumbaga, para ang hirap ilaban ng gusto mo na ayaw naman ng kliyente mo. Kumbaga, parang sa sitwasyon natin as an artist, Kuya JJ, dito nasusukat yung patient. Oo, tama. Yung mga pasensya natin. Matinding pasensya talaga. Kasi, kung hindi tayo mapasensyosong tao, no, hindi nababagay sa atin yung ganitong klaseng ano. Oo, yung ganitong klase. Oo, kasi sobrang dami nating makakaharap, hindi lang yung mga client na nasusunod. Meron din tayong makakaharap na babarating ka talaga ng gusto. May mga ganyan tayong makakaharap. So kung hindi tayo magiging patient, talagang magiging iba yung ating imahe. Pero syempre, yung pa rin naman yung susi doon, kung hindi talaga pwede
Huwag nating ipilit. Oo. Oo. Ako basta ako, kung ano sabihin ng kliyente, sinusunod ko talaga. Literal. Halimbawa, sabihin niya, pwede man lakihan mo ng konti. O, di lalakihan ko ng konti. No? Kumbaga, total naman, pag nakilala mo kasi client na, ah, ganito pala ugali ng client to. To, sige. Literal na susundin ko lang kung ano yung gusto niya. No? Minsan pinagbibigyan ko siya para ano, para talagang matapos na lang kami. Kasi kapag lagi ko ipipilit yung gusto kong mangyari sa layout ko para gumanda, minsan natatagalan lang eh. So, oo, mas maganda, magsilbi ka na lang parang taga, para kang robot na kung ano lang yung utos, susundin mo lang. Para matapos na yung ating layout. Yun yung pinaka-safe kasi. Oo, pinaka-safe na para. Na hindi aalis si client, na masama yung loob, at the same time, ikaw rin. Oo. Yung malinis yung ano mo, yung puso mo na... Oo, at least na masaya yung client. Oo, diba? Kasi yun ang target natin, mapasaya sila. So, pag nasunod yung mga... Kasi minsan, Kuya JJ, hindi tayo pwede magsabi din na dapat ganito si client, ganito dapat si client. Kasi may kanya-kanya tayong perspective. Kumbaga, kung sa paningin nila maganda yon, sa atin hindi, sa iba naman maganda yon. Kumbaga, ang gagawin lang natin talaga is i-re-respect natin kung ano yung decision nila. Pero syempre, may pagkakataon din naman na pwede natin ipasok. Mm. Kasi may mga clients naman tayo na handang ano eh, na handang pakinggan tayo. Basta ang mahalaga, huwag natin kalimutan kung ano yung obligasyon natin sa ating kliyente. No? Ang mapasaya sila matapos yung pinagagawa nila sa atin. Kasi nagbabayad naman sila. Diba? So may karapatan silang masunod. Yun lang yun. Yun lang ang lagi nating tandaan. Kahit nakalimutan nyo muna yung rules, no? Yung mga rules na pinagsasabi ko ngayon. Basta ang importante, masunod pa rin si kliyente. Okay? Yun yung pinaka bottom line. Sabi nga ni Sir Aldegrete, relate po ako dyan. Yung tipong para sa akin, maganda na yung design, pero hindi okay sa kanila. Tapos yung gusto nila, hindi naman pasok sa taste ko, pero sila yung client, sila pa rin ang masusunod. Oo. Piling ko itong ano na to, yung revision or kaya re-layout kay JJ. May iwasan natin to upon ano, yung magpapagawa pa lang. Kumbaga magbibigay na tayo ng ano natin na sir, hanggang tatlong revision lang tayo. Kasi sa part na yon mga ka-printers, no, lugi talaga si artist. Kaya lagi tayo magbigay ng limitations. Kasi ang hirap ng unlimited ah, na ano tawag dito? Revision. Na revision. Yan. So may tanong si Sir Scott J, no? Good PM, sir. Paano maibalik yung text na nakabaligtad po? Yung Photoshop ko kasi, sir, pag nag-type ako, pabaligtad yan. So nakalimutan ko eh. Meron tayong pinipindot dyan, pero para safe, sir, ganito gawin nyo. Pag may mga problema tayo sa ating Photoshop, ito gawin nyo. So edit, no? Tapos punta ka sa preferences, punta ka sa general, okay? So... tapos. I-reset mo all warning dialogues, tapos i-reset mo preferences on quit. Okay? So, kapag ngayon, sinara mo yung Photoshop mo, tapos binuksan mo ulit, try mo, sir, kung ganun pa rin yung text mo. Kung pabaligtad pa rin yung type natin. Pero meron talagang specific na paraan or settings para maging maayos yung text. No? Nakalimutan ko lang. Ibig sabihin lang, kaya ako lang tinuro to, kung sakaling may mga problema yung Photoshop nyo at hindi nyo alam kung paano siya i-reset sa dati niyang, yes, i-reset sa dati niyang forma, i-reset natin yan. Edit, preferences, general, i-reset nyo yan lahat para wala tayong maging problema sa hinaharap. Okay, para tapos i-restart nyo lang yung ating Photoshop. Para okay na ulit yan. Okay? Minsan naman kasi, ang problema natin, kapag nakabrush tayo, no? Minsan pag nakabrush tayo, minsan ang nakikita natin hindi bilog. No? Minsan nakakaps lang kasi tayo. No? Kaya nakikita nyo, ganyan lang yung tool, ano lang, para lang siyang tuldok. So nakakaps lock lang minsan ang problema natin. No? Hindi pa natin, di rin tayo masyadong pamilyar. No? So yun lang yun, nakakaps lock lang tayo, kaya nagiging tuldok yan. Minsan. So kahit anong resize mo sa ating sa ating brush ay tuldok pa rin ang lumalabas, hindi siya lumalaki, lumiliit. Okay, so caps lock lang po 'yon para sa mga hindi pa na familiar diyan sa bagay na 'yan. Okay, so ano pa yung kailangan nating gawin? Sa image, kapag gumagamit tayo ng mga image, pagdating sa copyright, wag na po nating pag-usapan 'yan. Pagdating sa copyright ng mga image. Pero basta alam naman nating lahat na ang paggamit ng mga image sa Google, lalo na kung wala naman tayong karapatang gamitin, ay bawal talaga yan kahit noon pa. Okay, pero dahil nakasanayan naman natin
na kapag talaga mga birthday-birthday, mga Hello Kitty, mga Ben 10, Spider-Man, wala pa naman yatang nakasuhan na gumamit ng image from Google. Pero mahalaga pa rin na, at importante na alam natin na may pag may meron tayong natapakang artist, pagdating sa mga kinukuha natin na image sa Google, pwede tayong makasuhan ng copyright. No? So, mag-ingat na lang tayo sa pagpili ng mga image na gagamitin natin. Sabi naman ng ibang artist, wala namang problema ang gamitin yung gawa nila. Basta hindi pambenta. Halimbawa, piprint mo lang, gusto mo lang ilagay sa bahay nyo, pang display. Minsan, sa ibang artist, ha, walang problema yon. Pero yung gagamitin mo na pambenta, halimbawa sa t-shirt, yon, medyo foul yun. Okay? Medyo foul yung ganong. So, marami kasi images doon sa Google ko, JJ, na protected talaga ng copyright. Actually, lahat yun eh. Oo, lahat yan. Ngayon, yung mga ginagamit natin kasi, hindi lang talaga actually siya inahabol ng ibang artist. Ng mga artist. Kasi nga, unang-una ko, JJ, hindi, ano lang naman, yung mga background, yung mga... Basta yung image ninyo ay pinaghalo-halo na yun na references. Hindi mo na masasabing copyright yun. Oo. Sa pagkakaalam ko, ah. Pero malawak kasi itong copyright na ito, mga kapit. Yes. Tsaka pag gumagamit tayo ng image, yun nga, dapat sigurado tayong wala tayong matatapakang artist. Tsaka lagi tayong pumili ng malaking size. Okay? Malaking file, no? So, gamit ka lagi ng tools. Kung size. Ito, maganda itong sample mo ngayon kay JJ. Alin ba? Spider-Man. Oh. Halimbawa, artist ako, dinorawing ko yung Spider-Man. Pwede ba akong makasuhan? Dahil hindi ko yung mismong ginamit ko yung kanyang image. Oo, yung kanyang image. Yung Spider-Man. So alam naman natin kung sino yung ang may-ari talaga ng Spider-Man, yung gumawa ng Spider-Man. Pero kung ilalagay natin sa caption at i-upload natin sa mga Google at nakalagay doon is fan art, hindi na siya sakop ng copyright. Kasi fan art siya, ibig sabihin fanatics yung gumawa. So, hindi intention na itong art na to ay i-copyright. So, may mga disclaimer tayo lagi. May mga disclaimer dapat tayo na nilalagay sa mga design natin. Kahit yung ngayon, yung mga page na nagpo-post sa mga group, o kaya sa mga wall nila, kailangan may mga tamang text tayong ina-apply doon kasi mababan tayo ni Facebook kapag medyo meron tayong na tawag dito. Parang nagawang mali. Sa mga clothing ko, JJ, madalas ginagamit yung iba-ibang karakter. Pero masasabi ba natin itong copyright? Hindi, kasi dinrawing to ng tao. Dinrawing naman niya. Yes. Wag lang yung talagang... Hindi natin kinilame na sa atin yan kasi nga, wala naman tayo nilagay na Marvel. Hindi, wala naman tayo nilagay na Spider-Man. Nilagay natin dyan is yung brand name natin. So, ibig sabihin, ginamit natin siya as reference para doon sa design natin. And sa tingin ko, hindi naman siya sakop ng Kuya JJ ng copyright kasi original art mo yun. Okay, so naging reference lang yung Spider-Man, parang ganun. Pero kasi sobrang lawak nito kung pag-uusapan, naabutin tayo ng ilang araw sa pag-uusap nito. Kaya wag pero ingat lang kasi baka mamaya habulin kayo at makulong. Kaya sabi ko, di ba huwag natin pag-usapan yung usapang copyright kasi medyo mahabang usapin yan. At saka ang mga nakakaalam niyan is mga artist talaga na professional, ano. Ako din naman ako nabibilang sa kanila. Ako'y gumagamit lang talaga ako ng mga image. Meron naman tayong Pixabay. No, sa Pixabay natin, libre lang natin magagamit lahat ng 'yan. No, yung si Prepic, pwede ka rin gumamit doon ng mga image sa Prepic. Pero alam ko meron ding sinusunod dito eh. Kailangan yata ilalagay mo pa rin yung prepic.com. No, sa ilalim, no, parang ano lang, recognition lang nasa kanila mo siya di-download. Okay, alam ko may mga ganung rules dito. Tapos ko JJ, meron pa yung PNG egg. PNG egg. PNG egg. Egg? Oo. PNG egg? Oo. Ito. Yan, pwede rin mag-download dito. Yeah, puro PNG naman yun nandiyan. Yan. So pwede rin tayong mag-download diyan ng mga libre. Libre ba 'to? Ang alam ko kasi ko JJ sa website hindi ka pwede maglagay ng image na hindi sa'yo. Hindi, baka mamaya kailangan mag-sign in. Libre siya. Libre siya ko JJ. Maraming gumagamit niyan. PNG egg. Uh-huh. Yan. So mayroon naman tayong magagamit na libre. Okay? So sabi ni Sir Eric, wala akong masyadong idea diyan, no, yung tungkol sa tanong niyo, yung halo-halo na background na kinuha mo para makagawa ng bagong design, okay lang po ba yun? Actually, kaya sila naglalagay talaga ng mga background sa Google para magamit din naman talaga ng iba. No? May mga nagsishare talaga ng mga libreng files.
Okay? So, pag nag-download tayo, halimbawa, ng malinaw na Spider-Man, gamit tayo ng size, tapos pindutin natin yung large. Okay? Para mas malaking file ang ma-download natin. So, di na nga lumalabas yung size dito, no? So, yan. So, pag nag-download tayo, dapat, hindi pwedeng recta save kagad tayo dito sa pagkakaalam ko, ha? Hindi tayo pwedeng mag-recta save tayo dito. Kailangan, i-open pa natin yan sa bagong tab, tapos, tsaka pa lang natin siya i-download para talagang malaki yung file na ma-download natin. Okay? So, halimbawa, ito, copy natin yan. So, paste lang natin dito. So, hindi siya na-copy. Ah, teka. Mali ako ng pindot. Copy. Tapos, paste natin. Oh, ba't di nagpe-paste dito? Ay, gumana. Ay, meron pala sa ilalim. Ayun. Yun. So, ang laki niya, no? Ang laki ng file natin. Imagine, anong size ng aking canvas. 24 by 36. No? Isang malaking tarpaulin to, pero ang linaw ng ating Spider-Man. Diba? So, feeling ko nga pwede itong gamitin talaga, no? Para sa mga ganitong klase ng pagkakataon. Kasi, nag-upload sila ng malinaw na file. Eh. No? Wala namang watermark. Yan. So, pabor din kasi minsan sa kanila yan. No? Dahil, syempre, ano yan eh? Advertising pa rin yan. No? Advertisement pa rin yan ng Marvel. Yan. So, wag tayo nagde-deform, no? Ng image. Minsan nakita ko nga si Spider-Man. Ipinilit isiksik sa gilid. No, para lang masabi Spider-Man yung team, no? So dapat lagi tayong proportion mag-resize ng ating Spider-Man. Pagdating sa pagtatanggal ng background, maraming paraan, pero wag na wag kang gagamit ng magic eraser. Okay? Lalo't bayad naman yung layout natin, wag naman tayong gumamit ng magic eraser. No? Siguro sa iba ma-apply natin 'to ng maganda. Pero kapag kasi inilagay na natin siya sa mga ibang part ng ating tarpaulin, sobrang sagwa niyang tignan. Ayun o, oh, may part na napuputol. Tsaka tingnan niyo yung mga gilid-gilid niya. Laga-lagari. No? Kapag alimbawang nagde-delete tayo ng background. Okay? So, pwede naman tayong gumamit ng pen tool, lasso tool, mag-polygonal lasso tool para magtanggal ng background. Pero yung instant na delete, hindi naman siya bawal gawin, no. Kumbaga, mas maganda lang sana kung mabigyan natin ng magandang output si client pagdating sa mga edit natin. Linisin natin ng maganda at makinis, no. Hindi kagaya nito, ayan oh. Medyo may dumi-dumi pa. Okay? Ayan oh, 'di ba? Laga-lagari. Paano pag sa DTF mo nagagamitin 'yan? 'Di ba? Yung sa DTF na t-shirt printing, hindi pwede 'yan. Obvious na obvious, masama ang itsura niyan. Okay? So, since may bayad, yes, totoo 'yon. Since may bayad naman, mag-effort naman tayo kahit mga ilang minuto lang. Hindi naman tayo uubos ng 5 minuto para tanggalan ng background yung ganitong klase ng design. 'Di ba? Tsaka maganda kasi masanay na tayo na kapag nagtatanggal tayo ng background ay lagi ng pulido. Okay? Lagi ng pulido yung ating pagde-delete para mahasa tayo talaga. Hindi tayo mahasa kung di mo tatanggalin sa sarili mo yung paggamit ng madaling mga paraan. Okay? Hindi tayo mag-i-improve niyan. No? Hindi tayo mag-i-improve kapag alimbawang hindi mo ginamit yung tamang paraan para magtanggal ng background. Okay? So ulitin ko po ah. Nasa inyo pa rin po yan, okay? Kung gusto nyong i-apply or hindi. Okay? So, halimbawa nga ayaw nyong usundin, okay lang naman yun. Okay? So, pati yung blending option sa ating mga text, nasa inyo na yun kung gusto nyong gamitin. Okay? Kasi minsan dyan nahahalata yung ibang artist, no? So, pag halimbawa, gumamit ng Spider-Man. Halimbawa, Spider-Man. Tapos sa blending option, lahat ng effects, i-click, no? Para lang gumanda yung text. Yan. So, lahat yan gagamitin, no? Lalagyan ng kulay, lalagyan ng shadow, lalagyan ng, ng stroke. Outer. No? Lahat. Bevel and emboss. Lahat yan na-apply. So, malalaman mo kapag matagal na sa pagli-layout ang isang artist kung hindi na sila gumagamit ng mga yan. Okay? Pag hindi na sila gumagamit ng emboss, stroke, kadalasan, plain text lang. Kapag tumingin ka sa mga corporate na mga layout, kagaya ni SM,
hindi sila gumagamit ng mga effect-effect. Kadalasan, simpleng text lang, walang effect. Okay, white text lang, okay na. O yan, no? White text lang, okay na. Single color lang. Hindi sila gumagamit ng mga maraming effect. Depende sa paggagamitan. Saka pag gumamit sila ng effect, Kuya JJ, hindi sila sa effect dun sa mismong ano blending mode. Asaan? Kadalasan ang ginagawa nila, yung effect na ginagawa ko, yung for example sa text, gradient. Tapos lalagyan ko ng ano, lalagyan ko ng outer line na may shadow para umilalim yung ano, lumutang. Oo, yung manual na paglalagay ng effects, ganun yung ibang ginagawa ng. Oo, wala namang problema kahit gumamit kayo ng effect. Kumbaga may binabagayan lang, no? Kasi ang mahirap kasi 'yon. So tama si Ma'am Ban, si Sir, mukhang artist 'to, no? Mukhang halatang-halatang artist 'to si Ban. So yung plain text kasi talaga ay na mas madali mag-layout kapag halimbawa ang sinimulan mo sa simpleng text lang muna. Mahirap kasing mag-layout pag halimbawang ibinuhos mo na kagad lahat ng effect doon sa isa nating salita. No? Minsan nahihirapan tayong bagayin siya ng background, minsan nahihirapan tayong mamili ng tamang kulay, kombinasyon. No? Marami tayong kailangang, ano, hindi kagaya ng mga simpleng kulay lang. Oh. Ang ganda naman yan tignan eh. Nagmumukha siyang corporate yung ating layout. No? Kaya, matutusin, yung mga artist ng mga SM, hindi naman talaga sila yung totally sobrang gagaling. Basta malinis ka lang gumawa. No? Yung tipong, basta malinis kang gumawa, pasado sa amin yan. No? May ganun. No? Nakikita, tinan niyo yung edit, o. Oh, diba? Sobrang simple lang. Yung background, hindi sila nag-download. Nag-gradient lang sila. Okay na yan kay SM. Ako nga, kulay white lang yung aking So sabi ni Sir Vanti, ano? Pa-shoutout naman sir, lahat ng graphic artist ng Sun Life Philippines. Yun, no? So may nanonood pa lang graphic artist sa atin. So nakakahiya naman. So sana Sir Vanti, kahit papaano meron tayong naayunan, no? Nasang ayunan sa mga pinagsasabi natin ngayong hapon. Yan. So maraming salamat sa mga nag-attend ngayong hapon na to. Sana kahit papaano meron kayong na-realize, no? Halimbawa, meron kayong kung meron man tinamaan diyan ng mga nag-e-edit na ginagawa niyo yung mga bagay na sinasabi kung hindi dapat ginagawa, ay pwede niyo naman siyang i-apply or hindi. Okay, nasa saka atin hindi natin intention na Kuya JJ na hindi tayo nangaaway or nangungontra. Kumbaga parang pinapaliwalag rin natin sa mga creators natin na sisimulan pa lang pag-layout na yung mga bagay na dapat nilang iwasan pagdating sa pag-layout. Kasi ito rin yung kai-improve. No? Ako nga, ako honestly, yung ako yung nagle-layout ng dati, nung ako ay freelancer pa lang, tapos yung napunta ako dito. Actually, ang laki ng in-improve ko. Kasi patulad niyan, 'di ba? Yung mga dati, pag nagle-layout ako, may puna. So hindi ko yung puna, kumbaga mga puna dun sa layout ko, ginagawa ko siyang ano, ini-insert ko siya dun sa layout ko kasi alam ko na mas magiging improve pa. At ito pa yung na-realize ko. Noon gumagawa ako ng mga layout. Pagpakita na kaya, oh. Gumagawa ako ng yan, gumagawa ako ng layout. Na sasabit ako. Gumagawa ako ng layout kay JJ na maraming effects, katulad ng sinabi mo. Pero yung napunta ako kay Uniprint, alam mo ba, kung ano pa yung pinaka-simpling layout, yun yung pumapasa. Yun yung napapasa. Diba? So doon ko na-realize na sa corporate world talaga kay JJ, ay kailangan talaga, simplicity talaga is, ano yun, yun yung talagang pinaka-the best para sa akin. Kaya natuto ko at nasanay ako na minimalist yung mga design layout yung lang, di ba? At saka alam nyo, kapag naranasan nyo na napagtawanan yung mga dati nyong layout, ibig sabihin nag-i-improve na kayo. At saka ano, ito pang isang tip ko kay JJ, no? Kapag ka nag-layout kayo, halos lahat naman ng artist po, meron po tayong tinatawag na reference. No? So, it's either na pwede kayong kumuha sa Google as reference, huwag nyo naman talagang sobrang, ano, kumbaga parang inspiration nyo lang. Huwag nyo naman sobrang gaya. Huwag naman sobrang gaya. Kaya naman. Minsan naman, ako naman ko JJ, like nyo sa mga pre-pick, yung mga libre template, ginagamit ko yon. Pero, syempre, tinatanggal ko yung iba na hindi ko kailangan. Kailangan i-modify mo pa rin. Modify mo pa rin. Kailangan babaguhin natin. Siyempre, dapat ano pa rin tayo. Kumbaga, meron pa rin art na nanggaling sa utak natin. No, may pagiging creative, no? Yung pagiging creative natin. I-apply pa rin natin. Tsaka, ano, ako talaga ko, JJ, nag-umpisa ako niyan. Actually, IT yung aking, ano, yung aking
yung aking course, no? Mm-hmm. So hindi talaga ito natuturo. Oo. So ako kasi nagkaroon ako ng idea ng editing sa kaibigan ko. Mm-hmm. Yung nagturo nga sa akin, naalala mo yung kinuwento ko sa iyo. Na nagturo sa akin ng Photoshop dahil yun talaga yung kanya pinukosa na na larangan. Then yung natuto ko kay JJ, dati sumasama ako sa kanya sa mga ano tawag dito, sa mga layout niya sa office niya. Minsan tumatambay ako doon. Mm-hmm. So yung natuto ko, nagulat ako. Na yung gumaganda yung layout ko, sinasabi niya sa akin, ang ganda na ng layout mo. Tapos nagulat siya nung nalaman niya na marunong ako nung iba pang mga application at marunong ako mag-drawing sa Photoshop. Mm-hmm. So sabi niya sa akin, nahigitan mo na ako. Sabi ko naman, ay hindi. Sabi ko, naging inspiration kita. Sabi ko, kasi naging motivation ko talaga siya, Kuya JJ. Honestly, ang galing niya talaga. Ang sarap ng ganun, no? Yung mismong yung nagturo sa'yo ay talagang medyo na talagang... nalagpasan naman talaga natin. Oo. No, actually nung ano din naranasan ko rin 'yan, yung dalawang na minsan nakalaban ko sa contest, yung dalawa kong parang ano, nagturo sa akin. So kasi sobrang galing nila. Sa sobrang galing nila magpinta, sobrang nilang ginandahan yung paintings na inilaban nila sa paintings ko. Pero yung painting ko kasi sobrang simple lang nung gusto kong sabihin, pero natalo sila. No, yung natalo sila nung estudyante nila, 'di ba? So iba yung pakiramdam na gano'n na kahit sila mismo hindi sila nag-expect ng may ganung resulta. Oo. So masarap yung gano'n na masarap sa feeling nung yung parang yung nagturo sa iyo in return, parang minsan katulad nung sa akin, tol, paano pala yung mga ganito? Baka meron kang ano diyan mas mabilis ta, no, 'di ba? Kumbaga, nangihingi ng advice sa atin. So nakaka-ano, overwhelmed kasi nga yung inspiration mo, yung porsigido mo sa pag-layout. Kasi ako, Kuya JJ, yung nagkaroon ako ng laptop noon, talagang hindi ako minto na mag-layout, mag-design, mag-search, mag-aral. Bukod sa tinuruan na ako, nag-aral pa rin ako talaga. So, talagang doon ko na fulfill yung fulfillment na marunong na ako mag-layout. Hindi ako ganun kagaling, pero doon ko na fulfill yung marunong na ako mag-layout. Oh, yun, so may comment si Sir Banti, ano, sabi niya, "Sir, tsaka sir, pag di na tayo nakakaranas nung parang inuulit-ulit natin yung design, especially sa birthdays, invitations, parang ginagaya natin from past layouts, pag na-feel nating gumawa ng mas better sa nakaraan, means nag-i-improve na tayo. But all in, kahit gaano tayo kagaling, still we will learn something new." Oh. Yes, sabi ko, halagi ko sinasabi yan, no? Isang command kada isang araw sa Photoshop ay malaking bagay sa atin yun, no? Para mag-improve. So kanina, nung nanonood ako ng, syempre, tumitingin ako sa YouTube, meron na naman akong isang command na nalaman. So syempre, malaking tulong yun sa mga inaharap kong, sa mga susunod ko pang mga projects, pwede ko siyang i-apply. Oo, syempre, Kuya JJ, isa rin yung sa akin, ano, no? Yung never sleep without layout. Oo, yun. So, huwag kayong matulog agad. Dapat walang matatapos. Wala kayong matatapos. Oo, importante yan, no? Kasi, pag nakasanayan natin yan, mahirap yan, Kuya Jonel. Oo. Wala tayong matatapos palagi niyan, di ba? Oo. Kaya ako, Kuya JJ, yun lang laging ginagawa ko. So, practice. Yun. Kasi, yung pagpa-practice mo naman, para sa'yo yan. Oo. Tsaka, syempre, Kuya JJ, pinagkakakitaan natin talaga yan. Yung ganitong klaseng layout, ganitong klaseng profession, talagang pinagkakakitaan. Tsaka, malaking bagay po na marunong tayong mag-layout. Yung iba po, ibinabayad pa nila. No? Para lang makapagpa-layout sila. Yung baga, para lang makagawa sila ng project. Hahanap pa sila ng artist. So, syempre, yung kita natin, mababawasan pa kasi kailangan mo pang ibayad sa mga artist. So, kahit yung mga simpleng layout lang, pag-aralan na natin yan. No? Yung mga... Ito kayo yung isang katanungan sa akin ng isang kliyente natin. Paano yun, sir, pag natuto ko, ang dami na natin na nagli-layout. Sabi ko naman, sir, kahit na sobrang dami tayo nagli-layout, meron tayong tinatawag na trademark na hindi mawawala sa atin yan. Na yun yung binabalikan ng kliyente. Hindi ibig sabihin na marami ng graphic artist sa Pilipinas ay halos lahat ng mga kliyente ay doon na nagpapagawa. Minsan, hindi nasa-satisfy. Yes. Tsaka huwag kayong mapanghinaan ng loob pag halimbawa marami magagaling. Ako wala kasi akong pakialam sa ganun eh. Basta ako, nakakapag-edit ako ng konti, okay na ako ron. No? Wala naman kasi akong planong habulin or daigin pagdating sa pag-e-edit. Ako basta ako, marunong akong mag-color overlay. Ako talaga yung mga idols ko, ayun yung inspiration ko ngayon sa pag-layout ko. So, wag tayong magkumpara. Katulad namin ni kay JJ,
Parehas kaming nagle-layout pero magkaiba kami ng porte. Oh. Si Kuya JJ is more on corporate. Makikita natin napakasimple ng mga layout at napakalinis yung mga layout ni Kuya JJ. Samantalang ako naman, ang porte ko naman is more on drawing do sa mismong ano, designing talaga. Yung mga photo manipulation. Yan yung mga porte ko. Yung photo manipulation, ayoko niyan. So, si Kuya JJ naman ayaw niya yan. Gusto lang niya yung mga text lang na ilalapat. Ilalapat lang yung mga ano. Simpleng-simple lang na ginagawa. So, mga simple lang. Sobrang simple lang talaga. Hindi na gano'n ano ba tawag yung komplikado. Ayan. So, para sa mga iba pang editing, no, ng ating mga Photoshop, Corel, meron tayong kinakandak na webinar. Sa ating pwede kayo pumunta sa ating website, no. So sa webinar na yan, libre lang natin itinuturo ang Corel and Photoshop. Pero syempre, huwag tayong masyado mag-expect ng masyado sa ating webinar dahil ito po ay tulong lang sa ating mga ka-printers. Okay? So punta lang kayo sa ating website para umaka-attend tayo ng ating webinar. So pindutin niyo yung ating webinar. Yan. So pag click niyo na yan, may lalabas diyan yung ating mga schedule, no, para sa buwan ng August. Pero nandiyan na rin yung ating July. Yan. So meron tayong button pin designing tutorial bukas at ang makakasama nyo dyan ay si Kuya mo, Jonel. Yun. So bukas yan. Magkita-kita tayo mga ka-printers. So mas detalyado yan at medyo mas matagal ang oras natin dyan sa ating pagtuturo. So pindutin nyo lang yung ating registration link na lalabas sa ating monitor. So mapupunta kayo sa bagong tab at pwede kayong mag-fill up dyan ng ating name, last name, email address, contact number, at huwag niyong kalimutang pindutin ang register now button. Ayan. Yun. So, para naman sa mga gusto mag-avail ng ating package, so, pwede kayong pumunta sa ating Uniprint website at pindutin niyo naman yung ating catalog. Ayan. So, sa ating catalog, makikita niyo dyan yung iba't iba nating packages. Ayan. So, PM lang kayo pag meron kayong napusuang package para malaman natin kung available ba. No, kung available ang ating package na napusuan nyo. Okay? So, ayan. So, ayan. Yan yung ating catalog. So, yung ating mga prices po dito mga ka-printer, updated naman siya. Kaso nga lang magbabago yung price natin dahil yung ating printer ay Hindi pa stable. Hindi pa stable. Hindi pa stable. So, medyo mataas pa rin talaga ang mga printers natin ngayon, mga ka-printers. And syempre mga ka-printers, kung nakapili na kayo ng mga package po dito or naubusan ng consumable, ano pang hinihintay nyo mga ka-printers? Tumawag lang sa 0917-808-8000 dahil po we accept order for delivery shipping at ang ating shipping for order. Kaya JJ, walang iba kundi ang napakadikta. So, mayroon tayong Lalamove, Grab, LBC, JNT Express, Victory Liner at AP Cargo. Siyempre, ang ating pagpapadala po ay araw-araw po yan, magmula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So, pwede kayo mag-message namin sa aming Facebook page, sa aming social media account at sa ating website, no, or sa ating email na nakikita nyo sa baba ng ating screen. Na syempre, mga ka-printers, pag dito kayo bumili kay Uniprint, mas pinadali at mas pinabilis ang pagbabayad using your mobile banking. Yan, so meron tayong Metro Bank, BDO, BPI, and GCash. Na syempre, pwede kayo magbayad sa Cebuana, Pera Padala, EasyPay, Palawan Express, M. Luwilier, at Bayad Center. At pwede nyo na lang gamitin ang inyong Visa Card and MasterCard. At syempre, ang ating promo sa ating Brother SDX 1200 po ay ongoing pa rin po mga ka-printers. Less 2,000 pesos pa rin po tayo dyan. No? Na dating 29,995, mabibili nyo na lamang po yan sa halagang 27,995 dito kay Uniprint lang yan. Yan. So, para naman sa mga nai-stress na, no? Para sa mga nai-stress na sa ating mga makina, no? Na hindi tayo makapag-print ng maayos, yung cutter platter natin medyo sablay, so pwede tayong tumawag or mag-PM sa ating Uniprint Technical Support, no, sa ating Uniprint Technical Support official Facebook, no, account. Yan, so pwede kayong tumawag sa kanilang Globe na 0917-106-3584 at para sa saan naman ay 0933-817-3738. Yan, so ang ating technical schedule ay mula Monday hanggang Saturday, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Yan, so ang ating branches po ay sarado every Sunday po, ha. So wala pong magre-reply sa mga chat natin. At saka hanggang alas 6 lang po tayo palagi, ah. Kasi may mga kliyente na nagtatampo kapag di kami nakaka-reply sa gabi. Ayan. So wala po talaga magre-reply sa atin kapag halimbawang alas 7 na ng gabi. At syempre mga ka-printers, ang ating branch po ay ang ating
main branch and ay, bukas every Sunday. Every Sunday, ayan. So kay JJ, talagang hinabol ko yung oras na ito. Oo, kahit nagpabakuna si Kuya Mojonel. Yes, mga Flinters, oh, fully vaccinated na tayo. Kaya humabol siya, oh. Ayabang! Pwede na uminom. Oo, pwede na uminom. So maraming salamat sa mga nag-attend, no, ngayong hapon na to. Oo, alam mo ba, Kuya JJ, napakadami ng ating viewers ngayon. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat po sa mga nag-share nitong ating live stream at syempre sa mga tumangkilig po ng mga produkto po ni Uniprint. At maraming salamat din po sa mga patuloy na naniniwala. Yes. Oo. So, patuloy lang po natin suportahan ang mga produkto ni Uniprint. At syempre, mga ka-printers, kung bago lang kayo dito sa aming live stream at sa aming Facebook page, huwag kalimutan po na suportahan kami sa pagpindot ng follow button para sa aming page. Ayan. At syempre, mga ka-printers, pwede rin kayong mag-subscribe. At hindi, kaya na namin kayo na mag-subscribe sa aming YouTube channel. Panoorin nyo po yung aming mga previous video na makikita nyo po dyan sa ating YouTube channel. Yun, so shoutout natin si Ma'am Danlin Wakitub sa Sir Joel Garian. Yun, happy birthday kay Sir Joel Garian. Yun, happy birthday po Sir Joel Gariando ng Imprenta de Pilipinas, K1 Printing House at isa sa mga veterano pagdating sa screen printing. Maraming salamat, sir. At syempre, shoutout pa rin natin ang nananatiling 70K viewers natin ngayong gabi. Maraming salamat po. Once again, this is Kuya Mojonel. At ako naman, si Kuya Mo JJ. Na muling nag-iwan ang isang katagang, if your business, it's no sign. It is the sign of no business. Maraming salamat mga ka-printers. Have a good day. And keep safe everyone. Bye-bye.